Ayan, magandang araw muli mga kaayuda. Mega shoutout po sa lahat ng ating mga kaayuda, nagapihan pa, mga baguhan, at sa hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating channel. Ayan po, kindly naman like, comment, share, subscribe with notification bell. Pero bago yan, eto muna, shout out of the day. Shout out po kina Eyang Kawasaki Lin, Rain Ituo, MC Vlogs, World of Wisdom TV, Ilo Aso, kay Likhang Subuklang, Mercy Lim Vlog, One Moment with AMFR, at kay shoutout din Andrea. Maraming salamat po mga kaayuda. One about hydroponics. Ano yung hydroponics? So sasagutin po natin yan dito sa ating segment na ito. So ayan, gagaya na nakikita nyo dito, ayan po, hindi po yan chocolate. Sa takip ng chocolate, mayroon tayong sample na tatlo na seedlings. Grupo ito na nilalagay sa isang net cap, mga seedlings. So mamaya tatakil ko yan. Bago yan, alamin natin ano yung hydroponics, kasi sa iba na hindi pa po nakakaalam, 100 of years na po nakalipas, hindi lang 100, I think 1000 of years, meron na pong hydroponics. So ano yung hydroponics? Yung po ay Greek word from hydro tsaka ponus, hydro water, ponus labor or work. Online, Wikipedia, alam natin si Wikipedia. Ayan, so sabi niya, hydroponics po, ito, hydroponics is a type of horticulture and a subset of hydroculture. Ibig sabihin, combined po ito. Pag sinabing horticulture, yan po ay paraan ng pagtatanim, agrikultura ng pagtatanim, paghahalaman. Hydroculture, yun na nga po, ginagamitan siya ng tubig, hydro, tubig. So, tuloy natin, which is a method of growing plants, usually crops without soil, ayun na nga po, by using mineral nutrient solution in an aqueous solvent. So, kailangan po ng tinatawag ng nutrients, tutunawin, lulusawin. So, yun na nga po si hydroponics. So, for more information po, video about hydroponics, yan, makikita nyo sa inyong screen, kindly po bisitahin nyo po yung mga yan. So pangunahin dyan yung nandyan yung trabaho ni Boy Ayuda bago naging vlogger. So bago ako nag vlog itong nagdaang pandemic, April na ako nakapag simula ng aking vlog channel. Bago po yan, last year po, 2019, yung buong taon na yon, nag-hydroponics po ako, employed, technician, yun na po, naging technician po ako ng hydroponics, ano pa, nagle-lecture din po, demonstrator, and then, pangatlo po, lastly, naging hydroponics fabricator po ang inyong lingkod. So, yun po, mahigit isang taon yan, kasi bago pa dyan, may mga knowledge na ako hanggang sa napunta na nga ako sa dalawang malaking farm. And then nung tumigil ako dito sa likod bahay namin, karoon ako ng sarili ko. Yung mga ideas na natutunan ko, gumawa pa ako ng mga panibagong ideas. Ayan, pakita ko sa inyong isa-isa. Ayan po, kagaya ng gumamit ako ng bamboo o yung, ayan, kawayan. Instead na tawag dito,
PVC pipe na kalimitang ginagamit sa system. Ayan. So on so forth, bulak, ito po, gaya na nakita nyo, cotton na lang yung aking ginawa nga pinakang medium. So, ituloy natin, ito na, basic about hydroponics. So, yun po yung magandang matutunan nyo. So, itatakil ko ngayon sa inyo yan. Kindly po, bear with me. Ayan, samahan nyo po ako. So, meron ako ditong inihanda. That's true. Summarize po ito. Ayan. Oh, yeah. Pinakang ano lang po ito, tawag dito. Ayan, para maitakil ko lang. Advantages nga, ito na, tatakil natin. Advantages ng system, technology, hydroponics farming kumpara, ano po, i-compare natin sa traditional. So, malaki po yung agwat. So, ito na lang po yung basic na babanggitin ko sa inyo. Hindi man sa ganito, alam nyo na yan, sign na yan, sa ganito man lang, ang inyong lingkod, ayuda tayo. So, yun na, advantages, ano yung malaking advantage? Ika-categorize po natin sa tatlo. Unang-una po, eco-friendly siya. Hindi tayo nakakapinsala sa kapaligiran. Number one, sa lupa. Ano po, bakit? Ibibigay ko sa inyo reason. Pangalawa, sa tubig, ayan, nakakapinsala o nagkokos po ng pollutants. So, nga po, bakit? Di po ba, sa traditional farming, ang nangyayari is, pagtatanim niyan, sa paghahanda pa lang niyan, papatayin yung mga insekto. Insecticide, pesticide, gagamit niyan, mga peste. Lalasunin yung lupa, papatayin yung mga dahon, herbicide. Chemicals na po yan. Biro nyo tatlo na. Insecticide, insekto. Pesticide sa mga peste na mapaminsala. Sa mga damo-damo na hindi basta mamatay, mga palayan, mga taniman ng gulay, herbicide, papatayin. So, biro nyo, tatlo yan, nandoon, naiwan yung residue nun, yung bakas nun, yung chemical nun, nasa lupa. So, ano ang resulta? Acidic yung lupa, polluted yung lupa, may toxic yung lupa. Pagka pinagtamnan, alam nyo na, mapupunta po, o ito halimbawa, sa mga kinakain natin. Ayan o, gabi, di ba? O lamang ano yan, halamang laman yan sa lupa. Ito rin, sibuyas, o turmeric. O, kata nyo, may mga sample tayo dyan. And then calamansi, di ba? Lahat yan, ito po pwede rin to actually sa ating papaliwanag natin yan sa hydroponics, kahit calamansi na fruit bearing. Yung naguugat, laman, pwede po. Fruit bearing, pwede rin po. Number one, yung green leafy vegetable, yun talaga yung pinaka the best sa hydroponics. So, hindi lang yung lupa, tuloy po natin, umulan, yung lupa, nabasa, alam nyo na, syempre. May ano tayo dyan. Segway, pag-joke-joke. So, ayun na, nabasa. So, umagos yung residue mula doon sa tubig, pumunta sa ilog, sa sapa. Kita nyo po, nadamay pati yung tubig na malinis ng sapa. So, dahil dun sa tatlong yun. Ulit, insecticide, pesticide, herbicide. Pang-apat po, yung chemical mismo, chemical base na fertilizer. So, apat po, yung sabi nga, chemical na napupunta at napupunta lagi sa lupa sa traditional farming. So, ano yung resulta nun? Yun na, hindi lang siya may kinalaman sa ating nature, sa ating surroundings. Number two, yun na nga po, about eto po, economy. So, mas para sa ekonomiya, sa hydroponics po, wala lahat ng nabanggit na tatlo. So, yung pang-apat, papalitan natin yun ng nutrient solution. Ano yung pang-apat? Ulit, chemicalized fertilizer, papalitan natin yun ng solution, nutrient solution. Ayan, sample lang nutrient solution, makikita nyo sa inyo yung screen, snap solution, tested po yan. Yung din po ang gamit ni Boy Ayuda. Pabor na pabor, pagka ito maintindihan nyo, pabor na pabor ito sa mga talagang utak negosyante, businessman, businesswoman, business-minded. Okay po, so yun na. Advantages. And then, good business ang ating hydroponics. Pangatlo, tinatakel po natin. Bakit? Gaya na madalas ko sinasabi kahit sa
online presentation. Minsan nagkakaroon ako ng pahapyaw o segue sa mga live stream ko. Sinasabi ko, hydroponics is a kind of farming that is non-stop planting, non-stop harvesting, non-stop earning, non-stop business, continuous business. Bakit po? Eto na. Kita ninyo, ganon katindi, tatlo po yan na dyan at dyan. Sana po, yung kagaya ko na hydroponics farming technician, mahikayat namin yung kagaya ninyo na hindi pa sumusubok ng hydroponics farming, mag-hydroponics farming kayo. Sa una lang po yan, medyo mahirap. Huwag kayong mag-alala, nandito kami, assist kami sa inyo. Sa online, ang dami nyo pwedeng panoorin dyan, hindi lang sa akin, mga international pa meron, or tinatawag na talagang kailangan po yung physical or actual, kasama nyo kami. Huwag kayong mag-alala, baka luluwag na yung panahon o yung travel natin, wala yung travel ban. Nasa region to po ngayon si Boy Ayuda, sa mga malapit sa akin dyan. Ayan, pwede po. Huwag kayong mag-alala tungkol sa talent fee, hindi tayo ganun na sa atin, makatulong lang tayo, pwede na. Sagutin nyo yung pamasahe ko, back and forth. Pang merenda lang dyan, pwede na. Magano po, pwede pag-usapan yan. Or malakihan yan, business yan, may contract tayo dyan. Pwede po, pag-usapan natin. So, yun po, ituloy natin yung paliwanag. Pero bago yan, meron tayong padalastas. Shoutout po, mega shoutout sa mga kaayuda natin ng Japan, Rain, Ituo, sa ibang bansa pa. Hindi lang sa Japan, Canada, US, marami yan. Hindi ko kayo maisa-isa. Kung sino lang yung unang pumasok sa kaisipan ko, Stella Maris. Ito, isang matinding kaayuda, sumusuporta. Sir JB Grace. Ayan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Asahan nyo, aayuda tayo. Tutulong tayo si Boy Ayuda. Ang inyong lingkod, ang inyong kaayuda. Hindi po magsasawa. Hanggat kaya natin. Personal, mahirapan. Dito mo lang sa YouTube po, sa pamamagitan ng online, aayuda tayo. So, ayan na po. Back to the issue po, content, topic, good business. Sabi ko, hydroponics, kind of business, non-stop planting, non-stop harvesting, non-stop earning, continuous business. Bakit? Eto na. Because of technology, the best na iset nyo po ang setting, setup, ang hydroponics, merong tinatawag nasa loob ng greenhouse. Ano yung greenhouse? Ayan po. Tingnan ninyo. Ayan. So, ayan. Sample ng greenhouse na tinayo namin in Gumaca, Quezon. Ako po yung mula sa foundation yan, hukay ng lupa. Nandyan po ako. Hanggang sa sinimulan yung magpabricate kami dyan, magbubo, hanggang sa nag-harvest, hanggang sa binagyo yan, inalog ng bagyo, nandyan po ako. And then naabutan po tayo dito ng pandemic, hindi na po nakabalik. Tuloy-tuloy po sila, and then meron po mga improvement pa yan. So, tuloy natin, bakit non-stop planting, farming, earning, harvesting, continuous business? Eto na, kahit umuulan po, di lang umulan, kahit bumabagyo po, as long as matatag, stable, talagang okay ang inyong greenhouse, kahit lumindol yan, okay siya. Di ba ba? Safety ang halaman. Kahit nagkaroon ng problema sa tinatawag na tubig, El Nino. Ano po? Ayan, wala po siyang magiging pinsala. Bakit? Yun nga, as long as safety yung halaman, continuous farming po. Bakit po? Eto. Sasampol lang ko kayo. Kung traditional farming, number one, siguro pag-usapan natin yung lettuce. Kahit lettuce ang number one tinatanim kay hydroponics. Siguro kaya din po within mula sa tinatawag na germination o seedlings, 7 hanggang 10 days, i-transplant alibawa dun sa taniman, sa bakal, sa lupa. Traditional farming po yun, ha, pinag-uusapan natin. Mula dun sa seedlings, 10 days, sabi na maximum, i-transplant, baka kaya din dun hanggang 20 days or 21 days, 3 weeks. Kaya lang, yun na nga po, bobombahin po yun, chemical. Di po ba? Sa hydroponics, wala nga na. So, iwan natin topic na yan. Tuloy natin.
Pero ito yung tanong. Yung susunod po kasi na ano no, na proseso, hindi ganun magiging kabilis yung patuloy na pagtatanim. Bakit? Magkakaroon niya ng traditional farming po ha. Yung lupa, magkakaroon ng mga problema dyan na tumutubong tawag dito, tumutubong mga damo-damo, iba't ibang mga tumubong halaman, hindi naman kailangan, yun nga, mga grass, damo, bubunutin niya mga iisa-isayin o lilinisin na naman. Yung panibagong settings niya, hindi ganong kabilis. Or talagang ina-advise, hindi po pwedeng tuloy-tuloy. Bakit? Nagiging acidic nga yung lupa. Di ba? Alam niya ng mga farmers na mga magsasaka lalo na. Nagiging acidic na siya, pinagpapahinga nga yung lupa. Di ba? Kasi humihina na yung ani. Kasi para tubuan na naman siya ng tinatawag na maraming damo. Kasi po, kailangan doon may mga microorganisms na naman na nandoon para maging fertile yung lupa. Hindi po, sa mga tweed, hindi tuloy-tuloy yung pagtatanim sa lupa sa traditional farming. Nagigets nyo po? So yun na, yun ang aking main bottom line doon. So, not unlike sa ating tinatawag na hydroponics farming, tuloy-tuloy nga po. Bakit ito? Lettuce ang ating usapan. Kasi bakit lettuce? Ang ganda ng kanyang value. So, lettuce muna pag-usapan natin. Lettuce. So, mangyari, 10 days, kagaya nito, ano pa lang po ito? 3 days. Pero yun nyo, 3 days pa lang po yan. Nakita nyo siya? Ang ganda na niya. Ang lusog na niya. So, maximum nga po ng 7 to 10 days. Halimbawa, nag 10 days na to, nagkaroon na siya ng at least 3-4, pinaka the best 4 na leaves na napakalusog ng kanyang leaves po ng tangkay. Yun na yung pag-transplant. Ito na po ha, tin-transplant ito in system sa loob. Hydroponic system po yun. Yun na yung running water nasa pipe, PVC pipe. Tingnan nyo na lang dyan, papakita ko sa inyo yung sample. Ayan po, makikita nyo. Tuloy-tuloy po yan na magtatanim tayo, magsi-seedlings tayo, tanim. Bakit? Ito na. Every 10 days ng seedlings natin, transplant. So, may palugit yan. So, ito yung sample natin. Halimbawa, ano ako ngayon, seedlings, 10 days na to. Inilipat ko dun sa system. Bibilang na lang po talaga yan dahil ang ganda ng system nyo, sinunod yung protocol, sinunod yung timpla, okay yung inyong lahat na. May kinalaman sa live, may kinalaman sa temperature, dapat moderate lang yung temperature ng tubig, yung humidity. Hangin sa loob ng inyong greenhouse, dapat okay yon, hindi ganun kainit, makakaapekto sa halaman po yon. So, okay yun. Halimbawa, talagang sabihin natin, ganun kaganda. Yung process po niyan, smooth na smooth, ganito magiging mangyayari po niyan, makinig kayo mabuti. So, 10 days, okay na. Transplanting natin. Every 3 weeks or 21 days, yun ang pinakang ano po niya, maximum, mag-harvest kayo. Totoo po yan, walang palto. So, yung iba, sabi, sir, ba't sa amin may less than 20 days, minsan 18 days, minsan 15 days. Tama po kayo, pagka talagang ang ganda ng lahat ng pakagawa nyo mula dun sa germination, pagpapatubo, seedlings hanggang sa paglipat nyo, perfect talaga siya, pati yung timpla, minsan 15 days lang mula ng 10 days na transplanting. So 10 plus 15, 25 days po kaya nyong mag-harvest. So ang bilis, ano po? So sabihin natin, 30 days talaga siya or 1 month. Nandun, naglaro sa 1 month. 28 hanggang 30 days hanggang 31. Yun yung kainaman po eh. So sabihin natin ganun, i-30 days natin. Dun sa tuloy-tuloy na ano po na sistema, eto yung mangyayari. Tandaan nyo po ha. Example naman, ha-harvest na ako. Diba, sample, ha-harvest na. 10 days before na mag-harvest ako, mag-seedlings ako. Bakit? Kasi automatic na binunot ko siya. Nakita nyo po? The moment na binunot ko siya, automatic, maglilipat ako. So, walang nasayang na panahon, walang nasayang na opportunity, tuloy-tuloy po ngayon yung cycle. Source yung tubig na may timpla, malinis yun, may mga panala yun. Baka kung maglilinis ng mismong yung PVC pipe na may ano po, ayan, nakikita nyo. Ayan, nandiyan pa rin po. Kung maglilinis, baka taunan, hindi lang. Kasi makikita yan lagi, check naman, makikita yan, pwedeng silipin, malinis siya.
talaga may mga panala yan. So, tuloy-tuloy po. O, ito mangyayari. Sample ko na lang, pinakang model natin. Alam niyo po ba yung kainamang, katamtamang sukat ng isang greenhouse na sa mga beginners, pwedeng ito yung gawin ninyo. Ang sukat niya is 3.5 meters by 7 meters. So, kalahati yung ano niya, pagitan. Yung pinakang lapad niya, wide niya, 3.5 meters. Yung pinakang haba niya, length niya, 7 meters. The best po yun. Ayan, nandyan. May sinample ako. Makapaglalagay tayo dyan ng kabuuan. Halos po yung net cap. Kabuuan po, 1,440 net cap. So, ibig sabihin po natin na naman, eto na naman. Ganun lang kaliit yung pinakang area na maximize natin yung tanim. Ayan, sample. Sample, yung net caps na inilalagay po sa butas ng mga sa tinatawag na system sa PVC pipe, 1,414 ganito. Naka-ano po siya, vertical ladderize. So, yun po ayan, i-ano nyo na lang, visualize yun, nakikita nyo naman. So, ano yung mangyayari dyan? Ito po yung computation natin sa mga gusto lang magnegosyo or nagbabalak, pwede po talaga i-analyze nyo ang ganda po ng negosyo ni hydroponics. Non-stop farming, non-stop harvesting, non-stop earning, continuous business. So, eto na. Ano yung mangyayari po doon? Eto. Pagka i-compute po natin yan, eto muna yung cost. Magkano naman yung cost ng per ano po net caps pagka tumubo na siya? Etong na-example ko dito sa inyo kasi pansarili ko lang naman to, pagkain ko lang to eh. Ang nailagay po natin ano dyan, seeds, butel, bilangin nyo po, 5, di po ba? Ayan, kita po ba? 5. So, doon sa pangbenta po, po pwedeng 2 o 3. 2, 3. Yan po, kalimitan, 2, 3. Dahil yayabong at yayabong po yan, magiging bulky yan, malago, mayabong. Wala lang ako may sample sa inyo. Ayan, tingnan nyo lang muna, meron dyan. Ganyan po, kayabong. So, per net cap po ganyan, ang bentahan po, 50-30. Pinakamataas 50, talagang pagka napakayabong niya, ganda niya, 30 yung katamtaman. So pagka kahit mayabong siya at minsan nagsesales tayo, promo-promo, sige po 30 na lang yan, ganun-ganun. Pero pangkaraniwan talaga 50 yon. So ito na lang, i-compute na lang po natin sa 30, sa 30 pesos, 1,400 times 30 pesos, ang kalalabasan po, 43,200. Wow! In every 20 days or 20 days mula dun sa pag-transplant, 10 days, kabuuang 30 days nga pala talaga siya. 30 days. Kabuuang 30 days, yun po yung kikitain nyo sa ganong setup po, 1,440 na ganito pong tumubo na net caps na lettuce, 30 na lang po per net pot, ang kita po, 43,200. Doon siya naglalaro. 30 pesos lang po natin ibibenta ha. Kaya lang eto. Wait, there's more. Eto po, hindi lang po yan kasi kita nyo ganito. Kapag tuloy-tuloy na po yung cycle na nag-ano na po kayo, established na, nakapagbenta na kayo, ang dami nyo nang susuplayan, supply kayo ng mga palengke, ng mga malalaking, may mga tiyanggian, pwede. Department store, pwede. Yung mga wet market nila dyan, di ba? Pwede. Or sa bawat subdivision, alam nyo naman, di ba? Subdivision yan, talagang alam at alam nila dyan yung kakainin na maganda. Mga sabihin na nakakaalam ng lettuce, uy, maganda yan. Bibilin po nila, 50 pesos kaya po. So, yun na lang, magsusupply na lang kayo, supplier na lang kayo. So, ibenta nyo talaga ng 30 para yung magbebenta ng 50 pesos, may 20 man lang or sila nang bahala maglaro kasi may expenses pa rin yan. Ganun po. Ang sabi ko kanina, kung smooth na yung ano po, tinatawag natin na operation, hindi po isang beses lang kikita ng 43,200. Bakit po? Eto. Eto. Tingnan nyo. Sasabihin nyo totoo nga yung sabi ni Boy Ayuda. Ito po, di po ba? Ang sabi ko, kapag sample, ito na yung malaki na, harvest na, ready to harvest na. Pagka siya ay harvest na, di po ba, may automatic na dapat ilipat. So, every 10 days yun, di ba? So, ang mangyari,
kung talagang smooth na nga yung operation, every 10 days may harvest ka, every 10 days merong kang lipat. Harvest, lipat. Di ba? Harvest, lipat, isa yon. Kasi the moment na nag-harvest ka, may mga kasunod yan na labor, employee, samahan nyo na po, talagang masisiyahan kayo, nag-harvest kayo, eksaktong nagtanim na naman kayo. Saan kayo nakakita ng ganon? Hydroponics po. So, eto na. Di ba? Mangyari, hindi isang beses kayong kikita sa ganong system na pinapakita ko sa inyo, simple hydroponics farm, simple ganon lang kaliit ang espasyo, 1,440 na ano po, net patch na may tanim nga na lettuce. Kikita kayo times 3 po yung 43,200 sana times 3 equals 129,600 per month. Wow, maliit pa lang po yun. Actually, parang ganito ang laki nun sa aming kabuuan nito ng aming sa kusina ito ngayon. Sa akin pinag-didiscussan sa inyo. Maliit pa lang po yun. So, yan po yung may bibigay ko sa inyo muna sa mga gusto magtanong pa dyan. Manood kayo, mag-comment kayo. May mga iiwan ako dyan na link. I-click nyo yung mga yan. Pwede nyo po akong bisitahin sa Facebook page ko, mga kaayuda. Ayuda po tayo para sa inyo. Hindi po tayo sisingil lang mahal. Pwede po akong maging instructor nyo, technician nyo, helper nyo. Lahat-lahat na ayudaan ko kayo. Magandang business po ang pag-uusapan natin dyan. Ano po? Yung iba pa mga basic, hindi ko na inano po dito, summarize lang. At mas ipinokus ko po ito sa business side. So, overwhelming ano po ako sa inyo, response sa pagpapalaki ng akin channel, sa patuloy na pag-share po, pag-like, panonood, ayan po. Maraming salamat po at susundan pa po natin ito ng mga iba pang tutorial. Pero eto na lang muna, hanggang dito na lang muna. At mamalagi po tayong malusog, ligtas, malusog, masaya. Ayan po mga kaayuda, maraming salamat po sa inyo. Shout out, mega shout out sa inyo lahat. What's up mga kaayuda? Thank you very much po.